So ayan no, nasa ilalim tayo ngayon ng sasakyan. So ayan yung pinaka-oxygen sensor. Ito, yan. Hello, good day! So ngayon gagawa na naman tayo ng panibagong video tutorial, no? So ang i-discuss natin ngayon is yung oxygen sensor. So marami kasing lumabas na check engine na naman sa dashboard ng sasakyan, no? Tapos pagka ini-scan, oxygen sensor yung cause. So, hindi naman ako car mechanic. So, hindi ko mai-explain ng in-depth talaga or nung malaliman yung patungkol sa oxygen sensor. So, mababaw lang din yung pagkakaalam ko dito. Pero hopefully makatulong pa rin sa mga car owner na katulad ko na hindi naman car mechanic. So, doon pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, no? Mag-subscribe na rin kayo para at least maging updated pa kayo doon sa paparating pa natin na video. So, yung oxygen sensor nga pala nung Wigo, dalawa yun, no? Tatry natin pakita kung saan nakalocate yung dalawang oxygen sensor. Tapos, i-explain ko rin sa inyo kung bakit lumalabas yung check engine ng dashboard nyo. Tapos, oxygen sensor yung cause. So, ngayon, punta na tayo ngayon dun sa engine bay. So, nandito na tayo sa engine bay ng Wigo, no? So, saan ba nakalocate yung oxygen sensor? Sinabi ko kanina, dalawa sila, no? Yung isa, ito. Yan. Ito yung isang oxygen sensor. Ganyan yung itsura ng oxygen sensor. So, ito yung tinatawag na upstream. Tapos, yung isang oxygen sensor... Hindi ko alam kung makahagip. Itong wire na to, no? Ito. Yan. So, pagka sinundan nyo yan, makikita nyo yung isang oxygen sensor pa. Nasa ilalim yun, no? So, try kong ilagay yung cellphone ko sa ilalim ng sasakyan. Tignan ko kung makikita natin. So, ayan, no? Nasa ilalim tayo ngayon ng sasakyan. So, ayan yung pinaka-oxygen sensor. Ito. Yan. So, nakakonekta yan sa may tambucho, no? So, balik na tayo sa taas. So, dalawang oxygen sensor natin, pero madalas, isa lang yung nasisira or yung nagkakos ng check engine sa sasakyan. So, itong sa ibabaw, hindi ito yun. So, ang nagkakos palagi is yung nandun sa ilalim. Bakit? Kasi, halimbawa, umuulan, tapos dumaan kayo sa baha, nababasa yung pinaka-oxygen sensor sa ilalim, ganito yung itsura nun. Pagka nabasa yun, nagmamalfunction yung oxygen sensor. So, ano yung dapat gawin? Once na nagmalfunction yung oxygen sensor, kasi nabaha or nabasa yung ilalim, ang gagawin nyo lang, papatuyuin nyo lang yung sasakyan nyo, no? So, iba-iba yung tagal nung pagkakatuyo nung oxygen sensor. Yung iba, parang 2 days, yung iba 3 days, depende. Tapos, nawawala na rin yung check engine dun sa may pinaka-dashboard. Pero yung iba, hindi automatic na nawawala yung check engine, no? So, ang pwede nyong gawin, halimbawa, 2 days na or 3 days na, hindi pa rin nawawala yung check engine nung sasakyan nyo sa dashboard. Ang gawin nyo, i-remove nyo yung terminal ng battery. Yan, kahit na mga 5 minutes, tanggalin nyo. Tapos, tsaka nyo ngayon ibalik. Pero halimbawa, no, palagay nyo, tuyo na yung pinaka-oxygen sensor. Tapos, tinry nyo nang tanggalin yung terminal pero hindi pa rin nawala. Ang gawin nyo na ngayon, paskan nyo na yung sasakyan nyo. Tapos, padelete nyo yung error code. Kasi yung error code na yun, nag-i-stack kasi yun ng details doon sa ating ECU. Or doon sa mas kilala natin bilang computer box. So, pagka nag-stack siya ng error code doon, kahit na natuyo na yung oxygen sensor, hindi basta-basta mawawala yung check engine nung sasakyan nyo. So, halimbawa naman, hindi naman nabasa yung sasakyan nyo, pero lumabas yung oxygen sensor na error code. So, ang gawin nyo ngayon, silipin nyo yung ilalim nung sasakyan nyo. Madalas yan, kinakain ng daga. Kung mapapansin nyo,
yung wire na hinawakan natin kanina. Ito, no? Ito. Yan. Ito. Yan, kung mapapansin nyo yan, no? Nakalaylay yan dyan. Madalas yan, kinakain ng daga. Minsan pa nga, aso yung kumakain dyan. Minsan inangat-ngat ng aso. So, ang kailangan nyong gawin ngayon, papareconnect nyo yung mga wire na naputol. Tapos, ibalik nyo yung oxygen sensor. Tapos, paskan nyo ulit yung sasakyan nyo. Tapos, padelete nyo yung error code. Pero halimbawa, wala naman kayong scanner, pwede nyo itry yung pinaka-basic, yung pagtanggal ng terminal ng battery. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataong gumagana to, no? Yung iba, pagka tinanggal yung terminal ng battery, syempre nare-reset yung sasakyan, nawawala na yung check engine, pero yung iba hindi. So, pagka ganun, gamitan nyo na ng scanner, i-delete nyo yung error code. So, ayun yung mga basic na pwede nyong gawin once na naka-encounter kayo ng check engine dahil sa oxygen sensor. So, minsan, pagka nabasa yung oxygen sensor nyo, kahit na natuyo na siya, hindi na talaga nawawala yung check engine. Kahit na iskanin nyo tapos i-delete nyo yung error code, bumabalik pa rin kahit na hindi na nabasa. Ibig sabihin nun, possible na nasira na talaga yung oxygen sensor nyo. So, kailangan nyo nang palitan yung oxygen sensor nyo. Minsan kasi, pagka nababasa yung oxygen sensor, natutuluyan na yung oxygen sensor, no? Kahit na natuyo na siya, wala na, permanenteng sira na siya. So, need nyo nang palitan. So, mga nasa 8,000 hata yun, no? Medyo masakit siya sa bulsa. So, ano yung mga way para at least ma-avoid yung ganitong klaseng problema, no? So, hindi ako magsasuggest na kung ano yung dapat nyong gawin or alin yung magandang gawin. So, ako, ibibigay ko lang yung mga nalaman ko, no? Iba-ibang way kasi yung ginagawa ng mga tao. So, i-share ko lang sa inyo. So, meron akong nakita, ang ginawa niya, binalutan niya ng high temperature electrical tape. So, ang ginawa niya, dun sa oxygen sensor na nasa ilalim, syempre, madalas nga nababasa yun, basta umuulan, medyo mataas yung tubig. Minsan nga kahit na hindi bumabaha eh, malakas lang yung ulan, nababasa yun, lumalabas yung check engine. So, ang ginagawa ng iba, binabalutan ng electrical tape. Pero, yung ginagamit nila electrical tape, yung pang high temperature, syempre, mainit kasi yung ilalim niyan, lalo na yung nasa ilalim, kasi konektado sa tambucho yun, no? So, ayun yung ginagawa nila. Yung iba naman, ang ginagawa, bumibili ng shrinkable tube. So, binabalutan nila ng shrinkable tube para kahit na papano may protection yung pinaka oxygen sensor sa ilalim. Pero ngayon, meron na kasing nauuso, no? Yung underneath engine cover. So, parang nagpa-price range yun from 6,000 to 6,500 bata. So, parang cover siya dun sa ilalim ng engine nyo. So, kung meron man malakas na ulan or medyo tumataas yung tubig, yung pinaka-engine cover nyo muna yung sasalo bago maabot yung pinaka-oxygen sensor nyo. Pero syempre, kung yung baha naman sa inyo is lagpas gulong na, wala na rin magagawa yun, no? So, yung pinaka gamit niya lang talaga pagka malakas yung ulan tapos yung tubig medyo umaangat, syempre matilamsik yun, mababasa yung oxygen sensor nyo. Pagka meron kayong underneath cover, siya yung sasalo. So, hindi mababasa yung oxygen sensor nyo. So, hindi ko alam, no, kung alin dun yung mas prefer nyo. Ako kasi hindi ko pa na-experience yung check engine na dahil sa oxygen sensor. So, pagka may problema sa oxygen sensor yung sasakyan nyo, ano yung mga ma-experience nyo? So, ang pinaka-common dyan is yung pagtaas ng fuel consumption nyo. Dahil yung oxygen sensor, sila yung nagsisend ng signal or ng input sa ating computer box. Doon sa computer box kasi natin, meron mga naka-stored na data doon, like yung doon sa air and fuel ratio. So, dahil hindi tama yung binibigay na input or nagmamalfunction yung oxygen sensor natin, iniisip ng ating computer box or ng ating ECU na kulang yung pinaka-fuel. So, ang gagawa niya, i-spray siya ng i-spray ng fuel, no? So, tataas yung fuel consumption natin. So, kaya yung iba, pagka nasisira yung oxygen sensor, pinapagawa agad.
Kasi, in the long run, mas malaki yung magagastos mo dahil dun sa gasolina. Kasi tataas yung fuel consumption mo. So, tapusin ko na tong video na to, no? Hopefully, nakatulong to dun sa mga car owner na bago lang din na nagkakasasakyan katulad ko. And kung nagustuhan nyo tong video na to, no? Like, share, and subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell. Salamat!